aking putserong isda. Ang gagamitin ko ay bangus. Itong bangus ay naprito ko na siya. At ang patatas at saka yung saging na saba. Kung may kamote, mas maganda kung kamote. Ito ngayon ang aking i-share sa inyo, ang aking putserong isda na bangus. Ayan, tayo magsimula. Magsimula tayong magluto. Dito ko pinirito yung isda at saka yung patatas at saka saging. Ayan. Mainit kasi rin. Dito na rin natin. At dito rin tayo rather maggigisa. Ayan. As usual, gigisa tayo ng bawang at saka sibuyas. Ang putserong isda ay napakadaling gawin, napakadaling sundan. Piprito mo na lamang yung isda, yung saba, patatas, or kamote. Yan, nasa iyo kung anong gusto mong isda. Pwedeng tilapia po yan, or ibang isda. Ito ay nagkataon lamang na meron akong dagupan na bangus. Yan. Pag-ano tayo na bawang tsaka sibuyas. Tomato paste ang ating ilalagay. Yan, masarap po ito. Lagay natin yung kamatis. Mag-isa ng bawang, sibuyas, at kamatis. Ayan po. Kung meron kayong patis, pwede gumamit ng patis, asin ang aking ilalagay. Wala pa akong nabibiling patis. Ayan. Pamintang durog ang aking ilalagay. Ayan. Pag nag-isa mo na ang kamatis niya, lalagyan natin ng leeks o yung sibuyas. Pwedeng hindi, pwedeng wala, pwedeng meron. Ayan. Yung iba, tubig agad nilalagay. Sa akin, gusto kong igisa yung tomato paste. Pag walang tomato paste, tomato sauce, ganitin niya. Mas gusto ko na ginigisa yung tomato paste bago ko lagyan ng sabaw. Yun aking ginagawa sa kutserong isda. Ang bango. Tapos lalagyan natin ng sabaw. Pag marami yung lulutuin mo, 1 kilo, ito, ilang piraso lang naman ito, 4. Pag masyadong damihan ng sabaw, pwede mo naman siyang dagdagan mamaya. Yan. Pakukuluan natin ito ngayon. Lalagyan natin siya ng pampaalat. Nilalagay ko ay asin. Nalagyan ko siya ng pamintang durog at pamintang
bawang ito. Magkasama na siya. May nabibili po sa grocery niyan. Nalagyan ko siya ng konting liquid seasoning. Nalagyan ko rin siya ng konting oyster sauce. Ayan po. Bango, sarap. At ihuhulog ko na itong saging na saba at yung patatas. Pag may kamote, mas maganda. Yan, thicken yung sabaw niya. Pwede mo siyang dagdagan. Ang paglalagay ng chili powder ay optional. Sa inyo yan kung gusto nyo ng spicy or hindi. O pwede kang maglagay ng labuyo. Itong ating patatas at saba ay na prito na yan, kaya pre-cook na siya. Tignan mo, medyo may half-cook siya. Kaya malambot na yan. Ngayon, ang gagawin ko, ipapaibabaw ko na itong isda. Yan, napakadali ko, basta prepared na yung mga ingredients ninyo. Pakukuluan ko natin yan. Kita niyo, kumukulo na siya. Titikman ko. Sarap. Napakasarap. Nag-blend yung kanyang anghang. Yung lasa ng manamis na misya. Gawa ng ating nilagay na yung liquid seasoning, yung oyster sauce. Ayan, manamis na misya. Kung gusto mo siya ng medyo may sabaw, dadagdagan mo lang siya. Kung thick, nasa iyo kung gusto mo ng thick. Yung patatas at saba ay na-pre-cook na yan. Half-cook na siya. At ang isda ay naluto na rin yan. Lalagay na natin yung gulay niya. Kung may pechay ka or may repolyo ka, pwede po yan. So, yung ating tawag dito, pechay, bagyo ba yan, tawag dyan. May ginagawang kimchi po yan. Pakukuluan lang po natin, tatakpan po natin.
antayin po natin siyang kumulong. Yan, balikan po natin pang siya ay kumulo na. Magsabihin po yan, luto na siya. Ayan, tignan nyo, kumukulo na siya. Buksan natin. Ayan. Ang gulay niya ay magsasabaw. Nagtutubig pa rin ang kanyang gulay. Ayan po siya. Ayan, luto na po yan. Meron ka ng masarap na kutserong isda. Kutserong bangus. Ayan. Gaya ko nang nasabi sa inyo, pwede kang magdagdag ng sabaw. Kung gusto mo ng mas na sabaw, sa akin, okay lang ito. Ayan. Ilang bangus ba ito? Tatlo lang ba? Ayan, luto na po siya. Ito po ang ating kutserong bangus. Bali, apat pala yung isda. Ayan. Ayan, maraming salamat. Kung nagustuhan po ninyo itong aking video, aking cooking procedure na ang kutserong isda, paki-like po ako, paki-share, paki-subscribe naman po ako para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang ulam na napakadali at napakabilis. Yan po itong aking kutserong bangus, kutserong isda. Ito po siya. Maraming salamat. God bless.